Ayun na nga guys, mega 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 love shoutout sa mga pasahero na sasakay ko sa minamaneho kong pampublikong sasakyan. Mega love shoutout sa inyo guys, yung mga nag-subscribe sa akin, maraming maraming salamat. At sa mga OFW na mga subscriber ko, maraming maraming salamat sa inyo guys. Yung tumulong sa akin channel para ma-monetize, maraming maraming salamat sa inyo guys. Kung bago ka pala sa akin channel, paki-subscribe naman, paki-pindot yung notification bell para updated ka sa mga bago kong video na aking ilalabas. At for today's video guys, kahapon kasi tinawagan ako ng staff ni Ted Pailon at ni DJ Chacha sa programa nila sa TV5 sa radyo. Tinawagan nila ako kasi napili yata nila ako na ano, na maging contestant doon sa segment nila sa Make Us Laugh. Kaya yun, at tuwan-tuwa naman ako, sabi mamaya-maya tatawagan ulit nila ako para ma-on-air na nila ako sa radyo. Okay guys? Ito inaabangan ni Dao Ming Chua. Yan. And of course, no, inaabangan din po ng ating mga suki all the way dyan po naman sa area ng Bataan at Zambales. Alright, Alfredo Mananggiti ng Bulacan. Alam niya kaya ang ibig sabihin ng Mananggiti sa amin sa mga waray-waray? Alfredo, good morning. Good morning po, Sir Ted. Saan ka sa Bulacan? Dito po sa Santa Maria, Bulacan po. Santa Maria. Actually, Sir, taga-ano? At taga Northern Samar po ako, dito lang po ako lumaki. Ayun, taga Northern Samar ka, pero ikaw ba ay tumira sa Samar o hindi ka pa nakakapasyal doon? Marunong ka magwaray-waray? Tumira po ako doon, sir, at transfer lang po ako dito sa Bulacan ng grade 4. So talagang Mananggiti kayo? Opo, sir. Okay, sige, Alfredo, alam mo na mechanics natin na you have 60 seconds, huwag ka magmamadali dahil sayang ang papremyo, baka ikaw ang piliin ng ating urado. Okay, sige, are you ready? Ready na po. Make us laugh. Isang araw, si Juan naglalaro sa kanilang bakuran. Maya-maya nang maisipan niyang umuwi dahil siya nagugutom, nakita niya ang kanyang inay na naglalagay ng asin sa ibabaw ng takip ng kaldero ng kanilang sinaing. Nagsalita si Juan, "Inay, inay, alam ko na po yan, kaya po nilalagay niyo ng asin ang takip ng kaldero ng ating sinaing para po hindi mailaw." Sumagot ng kanyang inay, "Naku naman anak, itasambali ka. Ulam natin yan. Iniinit ko lang." Tandaray, asin, iniinit pa. Baka kasi iba ang lasa ng asin pag iniinit mo. Baka tumamis. Natutunaw po yun kapag sobrang init. Opo. O sige. So, meron ka pang baon, Alfredo? Meron pa po, Sir Ted. O sige. Alfredo? Tatanungin ko po kayo, Sir Ted. Sige. Meron pa akong tanong. Ano? Ano po ang gagawin niyo sa asukal para po hindi langgamin? Ano ang gagawin ko sa asukal para hindi langgamin? Opo. Aba, paliligiran ko ng tubig yan. Kasi dati yan ang ginagawa ng nanay ko doon sa garapon. Lalagay niya roon sa isang plato, at may tubig. Doon niya pinapatong yon para hindi makakatawid sa tubig yung mga langgam. Talino ni nanay. Hindi po. Kita mo? Mali po. Pwede. Ano? Mali po. Mali. Mali po. Ano ba dapat? Dapat po, sulatan nyo po ng label na nakasulat po ay asin. talagang asin ang medyo kusunada mo ngayon, ha? Opo, sir. Asin talaga, ha? Asin kanina, asin ngayon. Okay, sige. Okay. Manalo ka kaya sa asin joke mo? Malalaman natin mamaya. Okay, salamat Alfredo, ha? Salamat po, sir. Salamat Thank po. Thank you. Sa pagkakataon. Okay, sige. Talagang asin ang kanyang ano ngayon. Focus. Sige. So, ito kaya. Si Ariel Ponceho naman ng Valenzuela. Ariel, baka ito iba naman. Baka ito kundi patis toyo. Ariel, good morning sa'yo.
Good morning po, Sir Ted. Maupay nga aga sa iyo. Ba? Waray-waray ka ba? Opo, opo po, Sir Ted. Taga saan ka, sa Leyte ka, Samar? Taga-Nordin Samar, Sir Ted. Ah, wara ka. Hindi ka waray, wara. Opo, wara. Anong difference ng waray at ng wara? Ha? Anong difference ng waray at ng wara? Kasi sa amin, bagamat waray-waray, may kanya-kanya naman din kasing, alam mo, kaiba sa Pilipinas, yung dialekto, bawat lokalidad, nagkakaroon ng variation. Eh. So kung sa amin, sa Tacloban, ang wala ay waray, sa kanila, wara lang. Wara, kulang ng Y. Pero, wara man, wara. Para din sa iba, no, kung sabihin mo, saan ka papunta? Papunta ka ba doon? Tikain ka, tikadto ka? Yan yan. Sa mga iba, tikain ka. Inaantay ko eh. Tutok na tutok ako eh. Sa iba, di ba yung una, tikain ka, tud, ano yung tud ka? Wag na, kasi, anong tud? Hindi na, bale, okay, eto po, Ariel, ready ka na? Apo sir, apo sir. Okay, sige, if you're ready, 60 seconds, wag kang magmamadali ah, make us laugh. Merong magnanay, itong si anak, nagtanong kay nanay, Nay, bakit po Victoria ang pangalan ni ate? Si Kuya Anito. Sumagot po ang nanay, Siyempre anak, doon namin ni tatay mo sila ginawa. Huwag kang nga mausisa, Luneta, baka marinig ka ng kapatid mong si Taxi. Natawa ako doon. Si Man, baby, wala ka reaksyon. Ha? Pangisi-ngisi ka lang. Kasi baka yung... Wala Luneta? Meron nga, meron. Ha? Sabi nga daw doon sa anak na Lunet, huwag kang mausisa, Luneta. Baka marinig ka ng kapatid mong si Taxi. Okay. Pag-uwi ko ng bahay, tatanungin ko yun sa nanay ko, okay ngayon. Saan ba, ma? Tatanong ko sa kanya. Kung saan? Sa kusina. Okay, sige. Kaya palang hili ko rin sa kusina. Yun yung favorite ang bayang ko eh. Meron pa ba, Ariel? Meron pa po isa, Sir Ted, pero pwede po si Madam Chacha magsagot sa akin ng ano. Ah, meron. Okay, sige. Apo, magtatanong po ako. Okay. Okay. Ano ang sabi ng anak na gulong sa nanay niyang gulong na tumatakbo sa marathon? Ba, sa salita gulong. Ulitin mo nga, ano ang sabi? Ano ang sabi ng... Ang gulong ano mo, ha? Ano ang sabi ng anak na gulong sa nanay niyang gulong na tumatakbo sa marathon? Okay. Ano? Goma! Napawa ako doon. Mukhang may aalatin sa asin joke. At mukhang may yung gugulong ang buhay. Sige. Ariel, salamat ha. Sir Ted, ikaw ba bumate? Ikaw pa. Ang lakas mo sa amin. Sige, go. Binabati ko po yung pamangking ko. Magbe-birthday ngayon 24 si Rafael Ponce. Mm-hmm. Tsaka sa asawa ko, huwag ka mag-alala. 19 years na tayo. Ikaw lang ang mahal ko. I love you. I love you. Okay, sige. Salamat sa iyo, Ariel. Mga guys, upahain na natin yung napalanunan kong 2,000 pesos cash na sa akin yung reference number sa GCash, kasi wala tayo kasing GCash, kaya yung GCash ng iba na nagka-cash out yung ginamit natin para doon masend ng stop ng ano ng Ted Pailon tsaka DJ Chacha Show yung sa napalanunan natin na make us laugh. Okay?
Ha? Ha? Kain na natin. At magmamas muna tayo, guys. Hindi ko nga nakuha eh. Kain natin, guys. At kailangan natin magmas kasi lalabas tayo. Okay? A few moments later. At ayan nga, guys. At malapit lang naman dito sa amin, sa bahay. Ayan, oh. At ayan nga, guys. At kukuhain na natin yung padala ni ano. Nung padala na panonood natin sa Ted Pylon at DB Chacha. Ito na, guys. Saka na po ito na lang. Thank you. Okay, guys. Nakuha na natin yung pera na pinadala sa GCash. Maraming salamat sa TV5, sa Ted Pylon at DB Chacha. Salamat po. Ayan nga, guys. Nasa bahay na tayo. At nakuha na natin yung perang pinadala sa GCash. At yung nakuha natin, guys, bali 1,950 kasi mayroong service charge na 50 pesos doon sa GCash kasi wala naman ako GCash. At pina-GCash lang natin sa ibang account doon sa malapit sa bahay. Okay, guys, at yung satellite ay aantay-antay naman natin yung satellite na kasama na itong 2,000 pesos na premyo doon sa make us laugh ng programa ni Sir Ted at ni DJ Chacha. Maraming salamat po. Thank you so much po. Salamat.